Magandang araw po. Pag-asa weather update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Webes, August 31, 2023. At latest update sa Super Typhoon Goring at Severe Tropical Storm Hana. At meron po tayong update regarding sa ating monitor na si Super Typhoon Goring at yung isang panibagong bagyo na kapapasok lamang po ng Philippine Area of Responsibility. Lumabas na kaninang 5:50 PM itong si Super Typhoon Goring with international name na Saula. And as of 10 in the evening, ay huli itong namataan 265 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Base po sa ating latest satellite animation, lumalayo na dito sa may Batanes and Babuyan Islands itong si Bagyong Goring. Taglayang hangin na 195 kilometers per hour malapit doon sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 240 kilometers per hour. So malakas pa rin po ito na bagyo. At kumikilos ng mabagal west-northwest at 10 kilometers per hour. Itong si Goring ay nagpapalakas pa rin po ng habagat or southwest monsoon in many areas of Luzon and parts of western Visayas. Ito yung latest track ng Pag-asa regarding po kay Super Typhoon Goring. Lumabas nga po kaninang 5:50 PM ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon Goring at inaasahang kikilos west-northwest for the next 2 days patungo po dito sa may southern China. And then afterwards, over the weekend ay maring tumawid ito sa may southern coast po ng China, kabilang na dyan ang Macau and Hong Kong. So yung ating mga kababayan doon, mag-ingat po over the weekend doon dahil sa masungit na panahon, epekto nitong si Bagyong Goring with international name na Saula. Inaasahan din po, nahihina na yung epektong directly nitong si Bagyong Goring sa ating bansa, particularly dito sa may extreme northern Luzon, kung saan nakaranas po ng malalakas na hangin at kitang-kita itong orange na circle po malayo na sa ating kalupaan. And eventually po ay mawawala na yung direktang epekto, but then again, nandiyan pa rin yung epekto po ng southwest monsoon or habagat. May mga pag-ulan po tayo, epekto ng habagat. Hindi po ito dahil directly kay Bagyong Goring. At ito po ay sa Metro Manila, ganyan din sa malaking bahagi ng Ilocos Region, Abra, Apayao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Calamian Islands. Ngayong araw po yan ng Thursday, nasa around 50 to 100 millimeters na ulan. So gano'n nga po ba ito karami? Nasa around light to moderate with the times heavy rains po ito. At importante itong figures na to para sa ating mga local DRR offices na nag-estimate po, no? Tinitingnan natin kung possible ba magdulot ito ng mga pagbaha or landslides sa kanilang lugar dahil iba-iba po yung standard doon ng pagtingin ng mga ulan. Samantala, pagsapit po ng Friday, patuloy ang mga pag-ulan over Metro Manila, malaking bahagi pa rin ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, and Calamian Islands dahil po sa habagat. Habang pagsapit ng weekend, patuloy ang mga pag-ulan over Metro Manila, Ilocos Region, malaking bahagi pa rin po ng Central Luzon, Rizal, even Cavite, Batangas, and Calamian Islands pa rin. Asahan po yung mga pag-uulan dulot ng southwest monsoon. However, for the next 3 days po, ang pinaka-apektadong mga lugar ay mga nasa kanlurang parte pa rin po ng Central and Southern Luzon, kabilang ng Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Nasa around 100 to 200 millimeters kada araw po ang mararanasan nila mga pag-ulan. So nasa moderate to heavy with the times intense rains po ito. So maaari itong magdulot ng mga pagbaha, hindi lang dun sa may Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. For the rest of, dito rin po sa may mga nabanggit natin na lugar na mayroong mga light to moderate rains and times heavy rains, possible po yung mga pagbaha, pagguho ng lupa, pag-apaw ng mga ilog, at lagi po tayong magantabay sa ipapalabas na heavy rainfall warnings and rainfall advisories ng Pag-asa. Makakatulong po ito sa ating mga kababayan na nangingisda at sa mga kababayan po sa mga estudyante na papasok ng eskwelahan o ng trabaho. Samantala, yung mga gusty conditions o yung mga pagbugso ng hangin ay hindi po epekto nitong si Bagyong Goring kundi epekto pa rin ng southwest monsoon. Asahan po natin Thursday and Friday, malaking bahagi po ng Norte, Ilocos Region, and Cordillera Region ang mga karanas ng mga pagbugso ng hangin. Meron na rin po mga pagbugso sa Zambales, Bataan, Aurora, and Bulacan. Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region, meron din po mga gusty conditions. Ganyan din sa western Visayas at sa northern portion ng eastern Visayas. Then pagsapit po ng Sabado, patuloy ang mga gusty conditions o mga pabugso-bugsong hangin over Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at hilagang bahagi pa rin po ng Eastern Visayas. So malaking chance po na magkaroon ng mga gusty conditions sa mga coastal areas at yung mga upland or mountainous areas, yung mga bulubundukan na lugar kung mapapansin po nila may kalakasan po ang hangin dahil sa habagat. Meron din po tayong gale warning apart from rains
and winds. Asahan po natin yung maalon na karagatan over many areas of Luzon, Visayas, and Dinagat Islands. So dun sa extreme northern Luzon, nasa 3.1 hanggang 7.5 meters po or nasa halos tatlong palapag po ng gusali yung mga pag-alon po ang mararanasan nila, lalo na dun sa malapit dito kay Bagyong Guring. Then for the rest of Luzon, nasa 4.5 meters or nasa isa't kalahating palapag ng gusali yung mga pag-alon. Pag may gale warning po tayo, mataas ang chance na masususpend yung sea travel for small sea vessels, lalo na yung ating mga nangingisda. May chance rin po na isuspend o ipatigil muna ang pagpalaot dun sa mga katamtaman at malalaking sasakyang pandagat. Depende po sa sitwasyon. So palagi po magandabay sa ipapalabas natin na updates regarding sa gale warning dahil magpapatuloy pa ang matataas na mga pag-alon sa mga susunod na araw, lalo na po sa Luzon, kung saan affected po ito ng southwest monsoon na pinalalakas naman ni Bagyong Hana. Samantala po, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor natin na si Severe Tropical Storm with international name Nhaikui. At ito po ay may local name na Hana. So si Hana naman ang pangwalong bagyo ngayong 2023 at pangalawa naman for the month of August. Pumasok po ito kaniyang alas 9 ng gabi. Huling namataan si Severe Tropical Storm Hana sa layong 1,335 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Mas mahina ito ng kumpara po dito kay Bagyong Guring. Nasa 95 kilometers per hour ang lakas ng hangin at may pagbugso hanggang 115 kilometers per hour. Medyo mabagal din po, 15 kilometers per hour ang kinikilos nito pahilagang kanluran. And based po sa ating latest satellite animation, malayo itong cloud clusters o yung mga cloud bands associated dito kay Hana. So eventually po, habang lumalapit itong si Bagyong Hana sa ating kalupaan sa may extreme northern Luzon, unti-unti rin po nitong palalakasin ang southwest monsoon. Base naman po sa latest track ng PAGASA, inaasahang kikilos for the next 2 to 3 days northwestward itong si Bagyong Hana. So nakikita po natin, within 24 hours ay mananatili ito as a severe tropical storm, so hindi ganun kabilis yung pag-intensify nito. Pero possible bago siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng Friday, ay lumakas pa ito bilang isang typhoon. At yung probable exit nito, based sa ating latest track, ay maaari pong hapon ng Friday or gabi. So depende pa rin po, no? Meron tayo ditong cone of probability associated dun sa possible na track pa rin nitong si Bagyong Hana. Maaari pa rin po ito magpabago-bago. Maaaring bumaba ng bahagya or umakyat ng bahagya. So pag bumaba ito ng bahagya, mas madedelay yung pag-exit nito sa ating PR. Pero pag umakyat ito, ay mas mapapaaga. Maaaring Friday morning ay nasa labas na ito ng PAR. So lagi magandabay sa updates ng PAGASA. Base na rin po sa ating latest forecast track, inaasahan po na nasa around 500 kilometers po yung kabuang lawak nung malakas na hangin associated with Hana. So kahit bumaba pa ito ng bahagya, hindi rin po maahagip yung ating mga kababayan over northern Luzon. So mababa rin yung chance na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signals. Yung southwest monsoon, currently enhanced by Super Typhoon Guring, ay eventually po, no, may bahagyang epekto rin po itong si Bagyong Hana. So eventually habang pumupunta dito sa may Hong Kong and Macau, sa may southern China, itong si Bagyong Guring, si Hana naman ang mag-enhance mostly ng habagat sa mga susunod na araw. So yung mga nakita nyo pong mga figures sa mga pag-ulan over Luzon, sa mga pag-alon over Luzon and Visayas, at yung sa lakas ng hangin, ito po ay magiging southwest monsoon na enhanced by Bagyong Hana. Inuulit natin, based po dun sa ating latest track, kikilos, pahilagang kanluran, itong si Bagyong Hana. And on the forecast track, mananatiling malayo po sa ating itong kalupaan. Lalabas ng Philippine Area of Responsibility Friday ng afternoon or evening. Habang uma-approach po dito sa may Ryukyu Islands, Okinawa sa Japan, pagsapit po ng Friday. Then afterwards, pagsapit ng weekend, tatawinin ito ang East China Sea at mani mag-landfall over the eastern portion of China. And after landfalling, mas mabilis itong ihina.